sa forma. Siyempre maganda naman talaga itong Kyle Pass na to, iba yung dating. Limited pa. So yun ang kagandahan dito, kaya natin ginagamit. Kasi limited edition lang to. Or sa madaling salita, konti lang ang nilabas ni Sec Helmet nito. So sabi nga nila, top of the line daw to. Nakalagay dun sa spec nito, top of the line na shell. Yan. Kamusta? Mga ka-troops, eto testingin natin tingnan natin kung ano yung performance nitong yung kay Kyle Pass na Sec Helmet. Yung nakaraang video natin, in-unbox natin to. Ngayon, tingnan natin kung talagang maganda or may wind noise ba, or mahina ba yung wind noise, o malakas ba yung wind noise. So ngayon tumatakbo tayo ng 40. Wala pa masyado tayong nararamdaman na wind noise sa 40. Ayan. So, takbo tayo 50. Okay pa naman. Wala pa masyadong wind noise. Wala tayong wind noise na nararamdaman. Check natin sa mga ibang performance nito. Kasi, siyempre maganda naman talaga itong Kyle Pass na to. Iba yung dating. Limited pa. So, yun ang kagandahan dito, kaya natin ginagamit. Kasi limited edition lang to. Or, sa madaling salita, konti lang ang nilabas ni Sec Helmet nito. Kaya Sec, thank you pa rin syempre kay Sec tsaka kay Kobe Motor Care Philippines sa pagbibigay nitong ganito klaseng helmet na limited edition. Ayan, tsaka syempre yung gloves, nabigyan din tayo ng gloves, ano yung ulit ko, maraming salamat. At hindi lang yon, pag-usapan na rin natin yung Kobe na yon. So bigyan ko na lang kayo ng konting ano, dagdag ko lang to dun sa ano, kung ano ba yung nangyari doon. Syempre yung Kobe Motor Care Philippines, nagkaroon sila ng motovlog content, and then nakasali nga naman tayo. Sabi ko nga sa inyo nung video kong yun, nanalo tayo sa elimination, and eto yung napanalo natin, yung helmet na to at saka yung gloves. Tapos yung finalist na, so sa final na tayo, yun, medyo maganda na yung nangyari kasi nung final. So kailangan mong gumawa ng isang video na related dun sa product nila, sa Kobe product. And then hindi lang yun, kailangan meron pang istorya. So yung maganda-ganda yung dating nun. Ayun nga lang, hindi tayo pinalad. Siyempre, bawat ano naman, merong minananalo. Hindi po pwedeng walang mananalo dyan. So siyempre, congratulations sa nag-champion. At nanalo siya na isang motorcycle na brand new Honda Click 125. Tsaka isang helmet, isang gloves, sapatos, jacket, ayan. So napakaganda, kaya excited sana ako kung nanalo tayo, pero okay lang. Siyempre congrats pa rin sa nanalo, at congrats din siyempre sa Kobe Philippines, sa Kobe Motor Care Philippines, tsaka sa Sec Helmet. Congratulations. So success yung ano na yung alang yung contest na yun. And siyempre pakita ko sa konting preview, ayan. Ayan yung konting preview natin ng contest, ayan. So kasama ko yung anak ko dyan tsaka yung girlfriend niya. Tsaka syempre shoutout kayo na ako nagpaputok. And then yun, so tinignan ko lang, ito yung sabi kong ulit ko lang, ito yung napanalunan natin na helmet, o yung binigay sa atin na helmet ni Kobe at ni Sec. Kaya ito gamit natin yun. Medyo sa tingin ko naman single visor, sabi nga nila, top of the line daw to. Nakalagay dun sa spec nito, top of the line na shell. Pero syempre Philippine made talaga naman to, tong Sec Helmet na to. Yun lang ang tingin ko. Yung ano, medyo malakas yung wind noise nya. Pero ang maganda dito, naka safety strap o naka double D-ring. Ayan, napaka importante, napakaganda rin naman na naka double D-ring, diba? Isa sa mga safe na strap ang double D-ring. Ayan. So syempre, ito ay naka single visor, pero may libreng ano, smoke lens. Kaya ito yung ginagamit natin ngayon, naka smoke lens. So kung
maganda pa rin na may smoke lens kaysa sa clear lens. Kasi pag naka-clear lens lang, medyo pag gantong mainit, masyado, masisilaw talaga tayo. Kaya kung naka, ano tayo, smoke lens tulad dito, okay lang. Kahit hindi ka na dual visor, okay lang. Basta naka-smoke lens, okay ito. Tsaka maganda dito ngayon, yung smoke lens dito, kahit sa madaling araw, okay siya. Kasi gamit ko kanina, umalis ako ng bahay, 5 AM. So hindi ko na tinash yung, ano, yung visor. Ganto, naka-close na rin talaga yung visor. Eh, tingin ko, okay, maganda yung pagkakaano niya ng clear vis, ano, smoke lens niya. Hindi siya masyadong dark lens. Medyo light lang yung pagka-smoke lens niya. Kaya pwede sa gabi. Then, special tulad dito, 3 PM na to, medyo mainit, pero light lang yung tingin mo sa kanya. Okay na, okay, tama-tama na. Para ka na lang salamin din lang. So, syempre, ulit ko, maraming salamat sa Kobe Care Motor Care Philippines at saka sa Seg Helmet. Ayan, sa ito. Tsaka yung experience namin doon. Oh, okay, nakarating din ako ng Bulacan. Sure, mga papa, mga ka-troops, nakarating ako ng Bulacan na nakamotor lang. So, first time nating bumiyahe ng yung ganung kalayo. Bulacan na motor, simula Laguna, papuntang Bulacan. Eh, ano to? Kung di ako nagkakamali, inabot kami ng 3 hours papunta, then pa uwi 4 hours. Traffic. Yan, so sobrang traffic talaga. Ganun pala yung Manila. Hindi talaga tayo masyado nag-alalay, mga ka-troops, ha. Ganun talaga tayong bumiyahe. Dito lang, along Laguna lang. Minsan nga, ano lang talaga, Kabuyo, Binyan lang talaga tayo. Hindi tayo masyado naglalayo. Kasi, hindi tayo masyadong mano sa biyahe, eh. Pero soon, gusto na rin natin magkaroon ng ano, yung mga loop-loop na tinatawag na ganyan. Diba, mga rides. Diba? So, paano mga trolls? Maraming salamat sa inyo. Salute sa inyo, ride safe always. God bless always, because your family is waiting for you. Bye-bye.